How do you feel na first time ka ate din dito ngayon for MMP? Sobrang excited kasi this is a new world for me na parang before beauty pageants, it's all about how you look, to look good on camera, perfect makeup, perfect hair, mga ganun lang yung worries. Pero ganun naman yung buhay, ganun lagi yung buhay ko, yung storya ng buhay ko na parang laging papasok ako sa something new and then I cope up, my struggles, pero I'm always willing to learn. So, thankful ako sa MMK dahil binigyan ako ng chance na ipakita yung storya ng buhay ko. And at the same time, binigyan din nila ako ng workshop for me to be ready na i-arte yung sarili ko. Challenging kasi nga, eto yung nakalipas ko na kinalimutan ko na eh. Pero kailangan kong halungkatin ulit at ipakita ulit kung ano talaga yung pinagdaanan ko. This is a workshop. Paano ka ngayon nag-a-adjust, nag-struggle ka ba, or madali lang? Paano, kamusta yung workshop? Medyo mahirap kasi yung pinanggalingan ko from a war-torn area, tapos yung mga challenges ko sa buhay, lahat yun, finace ko and I try to be strong. So parang palaging may wall ako na matapang ako. Eto, hindi ako nagpapakita na vulnerable ako, na malungkot ako. Laging yung ipinapakita ko yung a strong woman, I'm a Filipina, ganun. Pero dito, kailangan kong mag-breakdown, kailangan kong ilabas lahat na hindi ko ikakahiya yung tunay na nararamdaman ko. So, dun yung medyo struggle sa akin. And at least, this is something new na makikita ng mga Filipino sa akin, na hindi lang yung puro ngiti, yung puro maliligayang MJ na nakikita nila. So, excited ako kasi at least magbubukas ako ng another side of me na umiiyak din naman ako. Yung story ba, talagang, kumbaga, sabihin natin na walang dagdag, walang labis, walang kulang. Walang, kumbaga, kung sino ka talaga, kung ano yung buhay mo before. Actually, first time ko nga talaga nag-open up ng totoong pinagdaanan ko kasi mahirap eh para sa yung paglumalaban ka na ikaw lang, na wala kang parents. Parang ayaw mo nang kaawaan ka pa. So, naging challenge din sa akin na mag-open up sa MMK ng totoong pinagdaanan ko. Kaya sabi ko, nung inumpisahan ko na, wala nang holding back. Talagang sinabi ko na lahat sa kanila. Magugulat ba yung mga tao din pag napanood din natong MMK mo na parang, ganun pala yung buhay ni MJ, ganun pala. As in, mga talagang sabihin natin na controversial ba ang naging buhay mo? Well, yung mga general facts naman na si-share dahil bilang isang beauty contestant tayo, nakikwento ko na rin yung buhay ko. Pero eto yung detalye talaga kung paano ako naging matatag, kung ano yung pinanggalingan ko, kung bakit ako hindi nag-give up, na kahit matalo ako at matalo sa binibining Pilipinas, kung bakit ako ganun katapang. So, maiintindihan nila kung ano yung pinanggalingan ko, kung ano talaga yung nagpatatag sa akin. MJ, kumbaga workshop ngayon, pero for the next few days, kumbaga mag-taping na kayo, sino yung mga kasama mo dito? May leading man ka ba dito? Or may ni-request ka bang gusto mo makasama? Wala kang love life eh. Sana meron. Pero ano, kasi medyo focus ako as a kid na talaga na-disiplina ako. So parang nag-focus talaga ako sa pag-aaral. So medyo hindi talaga ako nag-date, walang ganun. Kaya sayang, sana mayroon. Medyo ano lang, puro yung mga pinagdaanan ko. And hindi masusurprise din siguro ako kung sino yung mga kasama ko sa MMK kasi hindi pa po sinasabi sa akin hanggang ngayon. MJ, dito pa sa pag-arte mo or paglabas na story mo din, na a-arte ka din, ito na ba yung parang stepping stone to showbiz, na papasok ka na talaga ngayon sa showbiz? Sana! Ako naman, sabi ko, willing naman talaga ako to try something new. And talagang excited ako to explore this industry. Kasi sobrang challenging pala. Sabi ko, eto pala yung workout ng mga artista. Mag-sweat ng iyak. And ano, yung maging open ka sa nararamdaman mo, na hindi mo, huwag kang mahiya, pag gusto mong maiyak, umiiyak ka, pag nagagalit ka, talaga ilalabas mo yung galit mo. So talagang very challenging na, halimbawa, six emotion, ilalabas mo sa isang dialogue lang, yung ganun. Gusto ko matutunan lahat. At sabi ko naman, hanggat may opportunity, why not? Ako yung tipo ng tao na nag-accept ng challenge. And talagang,
I will, alam mo yun, pagsisikapan ko, pag-iigihan ko. Kasi iba yung buhay ng beauty queen, ibang buhay ng showbiz. Oo, sobra. Sa showbiz, iniintriga ka, talagang todo yung kakalkalin yung buhay mo. Ready ka na ba sa mga ganun? Sobrang, ang dami ko na rin pinagdaanan bilang beauty queen. Sobrang daming basher, sobrang, siguro, somehow, lahat ng events sa life ko, I learned something and I, you know, medyo na-ready na rin siguro ako. So, if that's the kind of life that I'll have in the future, then I think I can try. reaction mo lang, kasi ngayon, bago ka pala sa showbiz, pero may mga issue na agad na binabato sa'yo na parang, si MJ, ano yan eh, prima donna, medyo suplada. Anong reaction mo dun sa, yun agad ang parang naisip hindi sa'yo? Naman. Kasi, meron na, yung may mga taping na rin kami, and nagulat ako na sobrang babait ng mga artista talaga, na mga nakakatrabaho ko recently. At parang there's no way for me na maging prima donna at suplada, kasi bago lang ako dito, at kahit pa siguro magtagal ako, hindi ako magiging ganun. Kasi I should be thankful for this opportunity. Lahat ng ang daming taong gusto mag-artista, gusto makapasok sa industriya, at hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. So, etong pagkakataon na to, talagang ite-treasure ko. Kung I would always look back to my past, kung saan ako nanggaling, at yun yung nagre-remind sa akin to always be humble and good to the people you work with. Siyempre alam natin, after Miss Universe, kumbaga, yun na yun, tapos na ang beauty queen moment mo. So, yun talaga, tapos na. Wala na, or... Kahit nung nasa Miss Universe ako, yung ibang mga directors ng ibang country, sabi nila, we felt that you have such a good personality, we felt that you should try another pageant and be really an international queen. Sabi ko, I graduate. Sabi ko, graduate na. Kasi, I think, I did my part. I think I gave my best. And yun na yung ultimate ko eh. Siguro yun yung reason bakit hindi rin ako sumali sa ibang pageant. Kasi talagang gusto ko makaapak sa Miss Universe stage. At nadama ko na yung pakiramdam na magsuot ng Philippine sash. Yung everyday, isang buwan akong tinatawag na Philippines. So, sobrang hindi mababayaran yung journey, yung experience ko. Na masasabi ko pagtanda ko minsan, pinaglaban ko yung bansa ko. Pero merong regrets ka ba sa nagawa mo noong Miss Universe? Na sana hindi mo na lang ginawa para at least alam mong mas naka-move on ka pa sa top 5 or ano, alam mo yung ganun? May naisip ka ba na sana hindi ko ginawa yon or sana hindi nangyari yon? Ang time na yun? Alam ko naman lahat may reason bakit nangyari yon. Kasi hindi naman to first failure in my life. Ang dami ng mga events na hindi ako nanalo. Ganun. So, eto, tanggap ko na sabi ko kahit anong mangyari, dapat maging proud ako. Kasi, ang daming taong tumulong sa akin. Talagang, pag hindi ko inilaban yun, masasayang yun lahat. Kaya, masasabi ko na I have no regrets kasi talagang ibinigay ko yung buong buo lahat. Para maging proud, hindi lang yung buong Pilipinas, lalo na yung mga personal na talagang tumulong sa akin. MJ, satisfied ka sa mga nanalo ngayon na bagong queens na binibining Pilipinas? Oo naman, kasi nung pinapanood ko yung, kahit nandun pa ako, may candidates na, tinitingnan ko yung mga pictures nila, hindi ako makapinpoint kung sinong mananalo. Kahit the final rehearsal na pinapanood ko sila, sabi ko, but ang dami tayong maganda sa Pilipinas? Parang saan ba nanggagaling to? Ang dami-dami. Tapos pag tinatanong nila ako, sinong bet mo? Sabi ko, maganda siya. Parang ang daming maganda. Pero I'm proud of Pia kasi third time niya rin, and third time ko rin, alam ko yung nararamdaman niya, na yung tipong pinaglaban mo to eh, na ginusto mo to ng matagal. Last na lang, syempre alam natin na galing kayo sa camp ng KF. Yes. Nalungkot daw kayo na hindi nyo ngayon nakuha ang Universe na title. Well, of course naman, kahit hindi KF, kahit yung mga independent lang na candidates na lumaban doon, lahat naman ng goal siguro talaga yung Universe Crown, di ba? Kasi parang basic dream of a young Filipina na makapag-compete sa Miss Universe. So kami rin naman, we're just real. Ganon din naman yung pangarap namin na maipanalo din yung pinibining Pilipinas Universe. And I think that's just life. Maybe this year is not our year and we just have to accept it. Sabi ko dun sa nanalong Miss International na
iuwi mo yung corona, yung sixth crown. Mm-hmm. Yun na lang yung laban na ano na paghahandaan niya. Kasi naiputong na yung corona and sabi ko, tanggapin na lang natin. Kasi ganun talaga. Hindi naman, wala naman sa amin yung final say. Pero sa team mo, walang sabihin natin, walang naging issue dahil sa nangyari sa'yo. Ni-issue mo ako. Sa nangyari sa'yo, kaya ganun yung naging pabor ngayon sa ibang camp or something. Sa tingin mo, ano lang yung reaction mo doon? Parang ganun ang nakikita ng iba na parang kaya hindi sa KF binigay ang Miss Universe dahil sa nangyari sa'yo din nung Miss Universe. I don't think it affected any decision. Kasi, like, nung nanalo din ako, nanalo ako dahil lumaban ako. I think nanalo si Pia dahil lumaban din talaga siya. And meron naman tayong set of judges, merong deliberation na kung saan pinag-uusapan nila kung sino talaga yung nababagay sa a certain crown. And as what Mrs. Arneta would always say, all the crowns are the same, na of the same respect, of the same level. So for other people, kung mas fan sila ng Miss Universe, it's okay. Kung mas fan sila ng Miss International, it's okay. But for Binibining Pilipinas, all queens are of equal treatment. Talagang pantay-pantay sila. And it's just a matter of sinong mas lucky that night. So I don't think any of the things that happened in the past affected the decisions today. Very well said. Thank you. Mensahe mo ngayon sa lahat ng fans na hindi bumitaw sa iyo at ngayon talaga makapanood lalo ng live story mo sa MNK. Yung MG All The Way, sobrang maraming salamat. Tas may bago na yung angka ni Mary Jean. Maraming salamat po sa inyo. Kasi alam kong antagal nyo akong sinuportahan simula pa ng 2011 na sobrang shock na shock ako na meron pala maka-appreciate sa akin kasi galing akong probinsya dati, wala akong kilala sa Maynila. Tapos, nandyan kayo, pinalakas niyo yung loob ko at kung hindi siguro dahil sa inyo, hindi ako lumaban ng lumaban. So, hanggang ngayon, sana po, maraming salamat sa mga pumupunta pa rin sa mga taping namin at sumusuporta sa akin. Alam na nga ng ibang mga artista, ang apelyedo ko daw ay All The Way. Si MJ All The Way, yan tawag nila sa akin. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal. Kung ano man yung mga kakulangan na pagkukulangin sa buhay ko, na malayo man yung pamilya ko, lahat po yun napupunan nyo. Dahil nandyan kayo lagi. At alam kong sa Twitter ko, sa Instagram ko, lahat po yun nababasa ko. Hindi man ako makapag-reply. Pero nagpapasalamat po ako ng sobra sa patuloy na pagsuporta. MJ, if ever bigyan ka ng leading man, sino ang gusto mo at bakit? Kanina, nanonood ako ng ano, bago ako umalis, 24/7 ni Kat Neal. Tapos napanood ko partner ni Pocong, si Samuel B. Oh my God, he's so guapo. And sobrang galing. So, kasi aside from ano, Echo, yun, Samuel B., silang dalawa super iniidolo ko dahil hindi lang sila pa cute kasi, hindi lang guapo, talagang may talento. Ang gagaling talaga. Yung nararamdaman mo pag umaarte na talagang maniniwala ka yung ganun. So I think it'll be a challenge for me na kinikilig ka sa partner mo but at the same time you have to be, you know, working and talagang may focus. So sana. Thank you very much. Thank you.